ikang-ayon ang pamilya sa talento ng ating susunod na talentado. Ngunit dahil nag-i-enjoy siya ay pinagpapatuloy niya ito. Alamin pa natin ang ilang detalye tungkol dito. For 10 years, inaral ko yung mentalism. Nagustuhan ko siya kasi because of my personality. Kasi I'm a bookworm. Lagi akong nagbabasa. Tapos hanggang sa parang nakita ko sa sarili ko na gusto kong magbasa ng isip ng tao. Or para mapagalaw ko ang kahit anong bagay sa pamamagitan ng isip ko. At first, mahirap tong ginagawa ko as a psychic entertainer because against yung family ko. Pero pinursige ko pa rin pag-aralan yung mentalism. Kahit against sila sa akin, thankful pa rin ako kasi nakatapos ako ng pag-aaral. I'm a registered nurse. Pero sana dumating yung panahon na ma-appreciate nila yung ginagawa ko. Maging proud sila sa ginagawa ko bilang mentalist. Showing off the power of the mind is Richard David, a.k.a. the Mind Manipulator. Hey, good evening. My name is Richard. I'm a mentalist. So, nandito ako para ipakita sa inyo kung gaano kalakas ang isip. I want to try this with the judges. First, with sir. Put this pork inside the bag. And I'm going to seal it. Okay. Second pork. Miss Valerie. Second pork. Hey, third. I'm sorry. Last pork, Mistress Day. Okay, so I want you to all concentrate. So involved lahat ng audience dito, kasi sinong karamihan dito left, right hand ang ano pang sulat. So I want you to so judges, would you be so kind na ipatong niyo yung kamay niyo just sa paper bag. Thank you. So lahat kayo, yung right hand, paki-raise yung hand. Tapos imagine nyo yung fork, na yellow siya, na natutunaw. So the more you imagine, the more it comes to reality. Okay, so watch. Imagine the fork starts to melt. Kasi ginagawa, sinasabi nung iba, that the way, para makacheat ako, gumagamit ako ng long sleeves. So, papakita ko lang. Imagine the eyes ulit, yung yellow. The more you imagine, becomes a reality. So, there's no way na mamanipulate ko yung fork nyo sa inside the bag. Tama ba? Gusto ko imagine nyo na nangyayaring ganito sa bag. So you would be so kind, pakibukas kung ano nangyari sa court. So a round of applause for the judges. Thank you, Henry Richard. Have a good night. The Mind Manipulator. Okay, Fan Scouts, kamusta ang inyong mga tinidor? Ito yung akin putol. Mm-hmm. Yung kanila baluktot. O yun yung pinakamatindi yung kay Tuesday. Twisted. Umikot eh. Oh. Mm-hmm. Sa akin ito ano? Oo. So what do you guys say? Exorcist. Alam nyo, many years ago, meron talagang a guy named Yuri Gunrich. I don't know lang if I'm getting his name right. But in the 60s to 70s, very famous siya for doing this kind of a trick. Eh. He would use mental... Yuri Geller. Yuri Geller, there you go. Yuri Geller. He would use this and he would bend. So I don't know kung pareho din yun. At saka meron tayong natawag nila na telekinesis. Naalala nyo yung pelikulang Carrie sa 70s about this girl using just her mind. Tapos napapagalaw niya kahit ano. So I don't know if that's the same kind or this is just a trick. Pero kung trick man, nakaka-impress din.
nakaka-impress din. Hello? Anong pangalan mo? Richard po. Richard, ayan. Wala ako sa sarili. Nakuha niya yung mind ko. Hindi, hello Richard. Ayan. Ako naman, hindi ko alam, hindi ko, wala akong masabi kasi kanina the whole time na pinapanood kita, parang nakaganon lang ako, na parang, ako, I think na-impress ako sa ginawa mo kasi parang nakita talaga namin na talagang ginagawa mo, tapos isa-isang umaakit na ganun yung ano ng fork, diba? Tapos eto, nilagay mo, sinil mo pa, pero paglabas namin, naka, eto, sa akin, naka-bend na siya. Matigas siya eh, kaya hindi siya madaling, parang igaganon mo lang. Oh. Hindi ko nga mabalik eh. So, it's impressive. Congratulations. Keep up the good work. Thank you very much, Bounce. Richard, very impressive. Thank you very much. Yes, may dadagdag ka? May nakalimutan po pala akong gawin. Hey! Richard! Thank you very much, my man. May now relax backstage. That was so close. I saw it. Thank you very much, Richard. Mga kapanapanabik na mga talento ang sasalubong sa inyo sa ilang minuto, kaya huwag aalis dahil magbabalik ang talentadong Pinoy. Namis niyo ba ang gila? Ang ganda! Nadala ng tribal dancer? Pwes! Kailangan yung makita ang susunod na talentado dahil masisiksikin pa nila yan. One day, magiging tribal dancers na rin kayo. Palagay ko gagayahin na kayo bukas. Abangan niyan, this is the Talentadong Pinoy!